pinanakita natin kung paano bumawi at biglang ginulpe yung AR doon sa game number 1. Dito sa game number 2, meron ba kayong ine-expect na magpapakitang gilas player? Gusto pa kong magtuloy-tuloy ng AR. Siguro, mas maging malinis yung game nila, mas maging pulido ba. Okay. Yun lang naman eh. Sino yung tingin nyo kailangan mag-step up for AR? Actually, kung may kailangan mag-step, dapat sila. Dapat sila. Or kahit sila, kahit sila siguro. Dami nilang ano eh. Kahit sila, basta ba hindi katulad nung gano'n. Parang feeling ko, at the end of the day, decision nyo yun eh. Top network na troll ka, biglang nagkaroon ka ng fatal mistake, nagka-ages ka pa. Ayun yung mga delikadong moves kapag kakiri ka. Pero okay. So, sniper na naman, Diyos ko. So, sniper pick right away. And then, sinagutan kaagaran dito ng extreme game. Teka, habol mo nga to, Derek, habol mo nga. Oh. Kasi lumabas ulit ako. Ano na naman? Nag-isoy ako. Oh. Nandun ako sa may dulo. Oh. Nahanginan ako. Ay, naku, hinangin. Pagkahangin, pagkahangin, bigla ako na-realize, oy, English, air. AR tayo. Air. Napagan mo AR, 1K. Napagan mo yung AR, 1K. Ito na yun, ito na yun. Mabawi na to game. Teka, boss baby, parang hindi ka ba hinahangin lang dyan? Hinahangin eh. Kanina nabulungan ako ngayon. Hinahangin na ako eh. Hinahangin. Hindi, muntik na ako sumuko eh. Muntik na ako sumuko kanina. Mag-extreme na ako. Pero AR. AR, regardless. Oo. Kahit halos may same sa first pick, pero may... Kaso? Dago, islardar na eh. I-AR mo pa din to? Kahit meron ng Dark Willow. Wala akong pilot sa Dark Willow na yan. Phoenix dito. Doon tayo sa hangin. Doon tayo sa hangin. Oh. Magtiwala tayo doon. Panis, the last airbender pala sa hangin. Baka iba sa hangin yun. Hindi, hindi hangin utot to. Hangin talaga. Oh, Englishin mo yung ano, yung hangin. Oh, tingnan mo ako nalalabas. Tama. Oh. Kahit i-Google mo eh. Kahit i-Google translate mo. Okay na, pakakaibigan. Okay ba yun? Okay ba yung pamahiin yun? Para ibang pamahiin naman, wala nang utak-utak. Oh. Maiba lang. Pag sinunod mo utak mo, hindi din nasusunod mo yun siya. Lapagan mo yun, Derek. Lapagan mo ng 1K. AR tayo dito, game 2. Map 2 AR. Map times 2 yan. AR pad daw. Habang hindi pa tapos yung drop. Uy, naga siren. Ako, pasok. Pasok. Shoot sa hangin. Shoot sa hangin. Ako, anong hero ni idol niyan. Baka may dahilan kung bakit nag-iisa na lang ang airbag. Ay, dahil Luna yan. Luna si ano dyan. Okay na. Si Luna si Lu dyan. Oo. Nagdaga siren ka ayun, lang. Ayun. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay inagaw nila yung effective kanina. Okay. Okay, may papalo na talaga sa may egg. Hindi sila ganun kakaposin. Sa damage, meron silang techies. Naga ni Ami. Meron silang LS. Maganda yung regents, di ba, sa naga siren. Oo, pwede. Oh, ganda, maganda. Eh, maganda yung natadrop yung AR dito. Naga ni Ami. Kaso sino kasi gagamit yun? Teka lang. parang ano eh. Bakit naman mag-donate na naman ng 1K? Nahanginan kasi. Nahanginan kasi. Yun na lang iniisip ko dun. Galing na. Para ang si Kuy Jobert. Hindi, nahanginan talaga ako paglabas ko. Nakita mo naman, di ba? Nakasalubong mo pa doon sa labas. Nahanginan ako eh. Parang pang AR eh. Okay, okay. So, Doom, inalis naman dito ng Azure, ano? Mm-hmm. Well, goods din naman yan since pag nagamit dito ni XXS, shoot din yan. Pero, supports ang inaalis dito ngayon. Ito nga extreme. Ay, kulang na lang. May missing support piece. Na lang talaga. May missing piece na isang support eh. Alam mo naman na yan. Si Slardar, offlane, Lifestealer, Kerry. Kanina nga, sila yung gumawa nun eh. Nag-iisip ako nung pwede pambasag dun sa Phoenix Egg. Mirana, okay lang. Hindi, oh, hindi mo na kailangan. May sniper or lifestealer ka na eh. Basag na yan. Sabagay. Oh, basag na yan. Pero gusto mo bang mapokus si sniper dun sa egg kaysa bumanat ng core? Parehas naman sila eh. Parang... Worth naman okay siguro. Worth naman din. Saan ka naman hayaan mong pumutok yun? Yung zone lang din naman. Hayaan mong pumutok yun. Sabog ka dun. Putok talaga mukha. Kahit naka-BKB ka, nai-stand ka nun eh. Oo. Wala. Hindi, mas set-up ang ka pa. May song pa dito. Tsaka uso kasi ngayon yan yung supernova kasi nga nagkaroon tayo ng solar eclipse. Ganda yan. Pinanindigan na talaga yung pamahina. Susundan mo lang. Minsan mag ka na mag-isip. Lahat ng iniisip ko nung nakaroon, talo eh. Panay TikTok na ako eh. Iniisip ko pa yun ha. Oh. Huwag ka mag-isip. Maniwala ka sa pamahiin. Baka dyan na pumasok. Bago mana, no? Pwede, pwede. So again, mga kaibigan. Ito na. Azure Race. Sila yung nangangailangan ng panalo lalo't 1-0 na in favor of Extreme Gaming. Natin, ano bang huling ibaban? Baka wag lang ilalabas muna yung clinks ni ano dito ni Epoy, parang doon papunti. Okay na, tinatatawad ako eh. Pwede, pwede. Piling ko tekis naman na siguro ni Epoy ito, no? Para sa naga siren sa link. Ang problema kasi dito, di ka makapag-rubik ni Epoy. Wala kang decent na kukopyahin eh. Bramble Maze lang. Walang sense eh, walang sense yung hero eh. Hero na lang ni ano? Ah, ilabas na yung dumidila ni Epoy dito, shaman ni Epoy. Maganda ba shaman sa game? Slardar naman kasama niya eh.
may hex ka din, makikita mo tunay na Naga. Kumbaga, kung lane na lang din ang usapan. Kaso, unless parang post 5 siguro yung kailanganin nila. Pwede din naman eh, na post 5 na lang yung kulang eh. Kuha ka ng hero na kahit paano spammer or may nuke na support. Sino ba natitira? Oh, yung post 5, walang disruptor. Wala na yung disruptor kasi, yung disruptor yung maganda sana. Shadow Demon, wala na din. Lion, Oracle, inalis na yun. May pang mga, may pang save eh. So, Primal Beast, banned out. Okay. Okay. Pugna na yan. Labas mo na yung pugna mo dyan. Pugna. Oh, pakontra sa Naga Siren. Changmin. Shard na lang agad, no? Wisit pa kay Zeus yun. Okay. Okay din naman. Diyan ka mangulit, Zeus. Mayroong nether ward. Oo nga, no? Mahiilang siya doon. Miss pa. Pwede, pwede. Parang tatapusin na ng XG. Gigil na. Pero gaya rapter. Ito yung kailangan na dinagdag nilang spammer na may nuke. Oh. Diba? Yun yung kailangan eh. Pwede, malakas pa sa lane, diba? Yung hinahanap natin. Uy, pero Spirit Breaker na ilabas! SD! Bago yan ah. Sabay FT. Ayun na nga. Diba, may pa-jollibe yung mga tropa. Oo. Siyempre, merong ano yan eh. Si Ja, hindi... Ay, hindi. May tinirang Jollibee sa atin, di ba? Iba to? Parang iba yung ihit ng hangin. Alam mo ang ginawa niyan, nagpabusog muna yan. Oo. Bago babahagihan ng tropahan. Mabait naman yan. Mabait nga si Ja. Mabait si Ja. Para sa tambay. Okay, pili na kayo. AR pa rin ako dyan. XG ako, XG. Ako, AR. Ako, XG, AR. XG. Nahanginan ako eh. Nahanginan ako, AR. Ewan ko kung masama o maganda ay, yung hangin. Mag-AR ako dito. Gusto ko yung Slardar, ano. Slardar eh. Effective kanina. Maganda. Tsaka maganda sa Naga eh. Kasi yung Naga dito parang na-answer out naman. So... AR ako boss, AR, AR. Ayaw ako baka magdilang ang hill ko na naman poli ha, sigawan sila dito. Susundan ang hangin. Susundan ang hangin. Mga kaibigan, nasa sa inyo na akong susundan nyo nga ba yung hangin. Yan, yan, dito yan, ni Buskimo. Ako, kontrahen. So, ayun na. Buskimo and Buspoli ng bahala sa inyo para sa Game 2 nitong ating series. Eto na nga, na iba na rin yung senaryo na kay AR naman si Lime Stealer is Lardar. Baka ito yung susi dun sa mga Chinese versus Chinese na game natin, no, Polly? Tsaka mas madali yung laro ngayon ng AR compared dun sa kanina. Na may troll na, ano may gagawin ba? Pa. Oo, troll diba? Na may Underlord weird, ka eh. Pa. Oh. Ito, maga, andun yung specific play in mind, Infest Bomb, diba? Yung laging gagawin nila dito. So, mas okay to. Tsaka parang feeling ko mas gumanda rin para kay Sniper nila. Kanina nakita naman natin nanalo yung Sniper dun sa lane ni Zeus. No? Especially nung nakakuha pa nga ng libreng first blood. Baka dito rin naman mai-sustain nila yon. And kung magiging, sabihin na natin, pwede ka atang maging Sniper na naka-ags agad dito. Dahil enough na yung damage mo, may Slardar ano ka na eh. May Slardar and Life Stealer ka na eh. Baka yun na yun. Baka ito na yung kailangan mangyari. Ito na yun. Siguro, feeling ko tama na yung hangin eh. Nahanginan na ako. Yung hangin, tama yung pasok ng hangin. Kanina kasi bulong eh. Para kasi may feeling ko may bumubulong talaga sa akin kanina. AR ng AR eh. Oh. Grabe ka nga doon. Grabe ka naman doon. Matindi ka nga doon. Ang libre ka nga ng Jollibee. Oo, kompleto no. Oh, pero ito na nga, Polly. Game na nga tayo dito. Eh, ako magkakasama ka ba? Hindi, lalapag ata ni Direk eh. Nalapag na ba? Nalapag mo na ba? Ah, nalapag mo na? Ay, meron na pala eh. Okay yan. Pasok yan. Yan. Pasok sa AR yan. Okay, lapag mo. AR na to. So, ito na. Battery Sniper daw dyan kasi may ASB. O nga naman, i-charge ka nga naman yan. O nga, no? May Spirit Breaker pa rin last pick. Nung kaya nga ako na weirdoan din eh. Kaya parang gusto ko mag-AR ng game 2. Dahil yung ASB, o nga naman, may pang-disable ka rin doon sa Life Stealer. Control na hinahanap mo. Pero kasi yung laki din yung pinahina dyan sa hero na yan. Pinatanga rin talaga yan eh. Favorite hero ko yan ha. Alam mo favorite hero ko yan. Kaya ultimo favorite hero mo, hindi mo na masyado nalalaro sa Dota. Ibig sabihin may binago ng sobra dyan. Ang ganda niya data eh, di ba? Like sobrang high pick ng Spirit Breaker. Lakas nyo nun eh. Lakas nung second skill. Alam mo naman si Valve eh. Kapag sobrang popular na isang hero, umatik yan. Kapahina. Next patch, papahinain yan. Sumobra nga lang kay Spirit Breaker. Yun yung naging problema dun. Pero malay mo naman, di ba? Bakit balik na ni Valve kasi yung meta daw ni Ricky Maron. Dami na nagre-request yun eh. Ay, oo, yun talaga. Kinakalimutan na rin yung hero yun. Hindi raw kasi makita. Reason, hindi makita kasi. Okay na nga ako sa techies, di ba? Yung techies talagang isa rin to sa nakalimutan na nung na-rework nga yung skill. Pero nung na-rework ulit, medyo umokay. Laging naging popular na talagang support si techies. Kaya nga. Boss, naka-over 41.5 tayo dito. Oh. Yun yung nalapagan. Ano mga na ano notes yung mga na-nerf kay Spirit Breaker? Mas pinakonti yung status resistance nung second skill niya. Mas pinatagal ata rin yung cooldown. Tapos yung charge, ano ko may pinahina din dyan nung nakaraan. Yung parang mga 3 patch ago. Yung stun nung charge mismo.
parang nilesen. Kasi pa tayo trolls kill, eh, di ba? Pinahina. Oo. Yung damage. Madami, madami na nerf sa kanya. Hindi siya yung sobrang noticeable. Pero kung titignan natin kasi sobrang dami nga. Parang ayun yung naging reason yung nabat siya na wala din. Hindi na siya naging popular din na hero. Then hindi naman siya yung sobrang lakas din naman sa lane. Hindi rin naman siya talaga lane dominant. Oh, lane dominant na hero eh. Kung mag-compare mo siya kala Mars, kala Centaur, kala Timber, so kay DK, mas mga stable sa lane yun eh. Lalo na dito, kung parang lifestealer din yung mga ka-lane mo, may bash ka, pwede mong ma-counter yung rage. Pero yung laning pace mo ba, healthy ka ba dyan? Hindi rin naman ata eh, parang gustong-gusto na lifestealer yan ah, yung STR ka-lane niya. Kumbaga, ano to, kung si XXS, kailangan swertihin ka, yung tipong kada right-click mo, no? Yung gumana yung 17%, ayun yung importante dito para mukha lang may combo ka kahit papano dahil may Dark Willow kang kakampi, pwede kang lagyan ng bed lang, habang naka-charge, may rat pa. Parang mas madali talaga yun. Example, narat ka, automatic mati-charge ka, di ba? Kita ka na agad. Baka yun yung combo lang na gustong ipakita dito na extreme. Oh, yun, tama yung sinabi ni Shazier. Yung CD ng charge, di natatapos hanggang di natama sa kalaban. Patagal naman yun, yung ganun nga cooldown ng charge. Pero bose talaga yun, hindi ka tulad yung dati. Talaga naman, eh, kumbaga nakita mo yung charge, ganito lang yung cooldown. Tapos ang tagal-tagal mong tumatakbo. Dapat nga naman nag-cooldown yun. Pero madaya kasi. Kahit yung Uggs niya eh, hindi na ganun kalaki yung ano, cooldown sa charge. Oo. Na reduction. Ang dahing, hindi naman binago yung skill kaya nagkaroon naman na small nerf. Uy, nagkakakulitan dito sa may small camp, ha? At least na-contest, ayun yung mahalaga doon for extreme. Kapag wala naman sila. Hindi nila pinabayaan. Oo. Kasi yung mga iba, parang pinapabayaan na ang laking experience na nawawala sa inyo. Chinerge na nga, eh. Kumbaga, okay na, isa't isa na to. Talagang inubos na. Ang maganda doon, may natinang range creep umabot doon sa may creep wave nila. So, pwedeng ma-fix or maiurong padalo. Babanggitin ko nga sana to eh kasi ano na bang i-item sana ngayon kay Baratom since ngayon naman natin nakita bumalik to sa may game kaso yung build niya naka face boots yung Q eto ni face Spirit boots, Raker no? Napipindot naman kasi talaga yung face boots pa rin pang nagcha-charge diba kaya worth na worth pa rin naman yung face boots kaya ngayon ko siyang offlane ngayon eh kasi parang na-opihan pa rin ako dun sa mga STR na naka-double bracer hindi siya yung ganun yung bibigyan mo ng double bracer may double bracer mo yung bara mo dyan. Corny mo naman yun. Kailangan talaga ang kailangan niya kasi magkaroon ng movement speed since nandun yung damage. Malay mo naman magawa ng paraan dito ng extreme. Ito yung kinagandaan sa extreme, di ba? Hindi sila takot dito sa mga hindi masyado napipick na heroes kung alam nilang ayun na, nasampula na si Cinco sa may baba. Inaabot. So, ito yung problema mo. Ilan like, sa atin pinakita. Yung Dark Willow, di ba? AoE damage eh. Yung meron ng text. And of course, that first blood is brought you by 1xbet mga bossing na mas pinalaki yung ating welcome bonus up to 7,800 pesos. So register na using our promo code Kuya Nick all caps yan. Matatabang letra. Napakatatabang letra. Oo. Ay, pero si Bak dito ha. Inaano siya. Magkalaban talaga ito. Uy, sinulokin ni DYC po. Ay, paano nangyari yan? First spirit. Ha? Sobrang sama nun ah, para sa gyrocopter. Hindi kasi kanina pa niya pala kinokontest yung ano doon na double camp kasi yung neutral eh. Oh. Sa bagay, talagang kailangan kasi ismatic yun, isang wave mawawala. Kesa nga naman mawala yun, solo XP mo na lang. Pero yun nga lang, nagkaroon dito ng early level lalo yung Phoenix kasi solo XP na secure niya. So, tsaka mo sarap nung ship mo, Phoenix ka na post 5, baka kapatay ka ng solo. Di ba advantage agad yun para sa'yo? Ito pero yung nakakainis kapag level 2 na yung Fire Spirit. Diba ng Phoenix? Grabe na yung attack speed slow, yung damage per second. Sobrang ramdam mo na eh. Tapos larder ka na usually gusto mong matake advantage yung right click mo para dun sa third skill. Mamaya, baka tingnan natin. Execution wise ba, mukha namang malakas yung team fight potential din ng extreme kahit papano. Meron kang Dark Willow and meron ka nitong si Phoenix. So mid lane. Okay. Ganun pa rin naman yung nangyari. Parang kanina nung game number 1. Lumalamang pa rin naman yung sniper in terms of denying yung importante doon. Pero bottom lane, namatay yung Spirit Breaker. Mahina nga kasi sa lane yan. Yan nga yung sinabi natin. Naku, grabe naman yung Tekis doon. Direct click mo nga. Bracer null. Bracer null yung Tekis na post 5. Sarap niyan sa lane. Gusto mo kayipagpaluan talaga. Ito yung ang hirap makipag-trade off against Tekis. Universal hero, di ba? Kahit sa Shinkyu, universal yung Dark Willow. Hindi naman ito yung magbe-bracer null. Sakit ka mo niyan. Tignan mo yung damage output sa lane. Kumbaga ma-right click ka lang. At saka yung sustainability niya ba? Alam mo naman yung null ngayon, pina-okay nga yung mana regen niyan. With Bracer na may health regen ka rin. Kompleto yung sahog ni Tekis. Pasok to. I-rate ban mo na yan para may trifecta ka na. Huwag mo ka na mahiya, di ba? Saluitin mo na. And another sticky bomb. Then yung ating blast of Shinko dito. Delikati and naman. Mamamatay na naman siya dito. Another kill. Kita para mo sa Tekis. Tanagazot! Naku po, first use yun ha.
Sumama pa, nabuhay pa si Charmin. Oh, no. Ito na yun. Ito na yun. Diba? Nahangina na. Tama na. Nahangina na. Ng AR. Nabuhay eh. Kita mo yung epekto ng Bracer Null Talisman niya. Mm-hmm. The effectiveness nung item nakikita natin, gumagana para sa side ng AR. Yes. Maganda yung naging itemization. And so far, 3-1 na yung score natin dito agad. Maganda-ganda yung nakuha sa bot lane ng side ng Azur Ray. Diba, basta ituloy lang nila. Kanina, ganito rin yung performance nila. Bigla tayong dinisappoint eh. No? Pero hindi ko ma... Pinapakawin sa uli. Mas less naman dito yung misstep nila. Kasi lifestealer yan, diba? Andan yung rage. Andan dito mga kasi. Dito rin yung troll warlord. Pag nag-battle trance ka, di mo pwedeng pantakas eh. Mamapalapit ka. Tsaka kung magkakamali kayo, parang team misstep, no? Kasi mamaya, alam mo na yung combo nito eh. Nakita na nga natin yung game number 1. Mag-i-invest lang kay Islardar. Tapos magpa-follow up ba yung mga kakampi. Basic na lang to para sa Azure. So, kailangan na talaga nilang linisin yung laro nila dito. Maganda na yung nakuha nilang start. Maalagaan lang nila dito. Okay na okay to para sa Azure. Level 5 yung tech case. By the way, 7 minutes tayo dito. Di ko lang kung bakit. Ang taas na level niya. 5 agad. Eh, nakapatay siya na nakapatay. Kung maga halos pa, no? Lahat ng patayan nandun sa may bot lane. Napatay mo si Dark Willow, tapos namatay si Barra, tapos namatay ulit si Dark Willow, no? Tapos talaga ng level mo niya. Ito pa naman yung nakakainis kapag nag-level 6 agad. And FY, bumawi naman. Nabigyan dun sa DY together with his teammates. So, another kill para sa side ng Azure Squad. Ina-abuse nila rin yung pangyayari. Kita mo kasi Tekis nag-reset. Pumunta na siya ng top afterward. Mm-hmm. Kung baga pwede mo nang iwan yung lifestealer, hindi naman ata mapre-pressure ni SB to, lalo na kung ganito kalamang yung lifestealer sa lane. No? Oo, kumaga, ito yung mga ideal sa ganitong safe lane. Eh, palisin mo si Naga agad. Eh, di matataranta pati ito si Zeus. Emi level 6 agad yung Teki, 7 minutes. Oy, cameraman, tignan mo yung taas! Huwag mo panoorin yan! May gera doon! Nanggigigil na ako sa'yo, namatay si Changmin! Walang nangyayari sa cameraman natin, di ko sila, pero namatay yung Tekis. Namatay din si FY! Damay-damay na, 2 supports down, pero wala tayong masabi kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. Ayun na tayo sila 3 PM onward eh. Lipat mo muna, Dere. Kanina pa yan, nanggigigil na ako dun sa cameraman eh. Ay, wag to. Wala tayong sumudrag ko. Yan! Yung rakan. Walang kaarit-arit eh. Talagang nanggigigil ako sa kanya. Ay, naku! Si Amay dito! That's a big kill! Nasa assassinate, di ba? Kumbaga parang andali nun. Kumuha ka ng haste, tumakbo mo ng top shot, binang assassinate ka lang ng Naga. Makakabalik ka pa sa lane mo, di ba? Count trip mo. Diyos ko. Yung Naga Siren sa ganitong situation, yung early level 6 ng Tekis, ayaw mo nang pumunta sa lane. Hindi ka babalik nyan. Di ba? Blast ko. Proximity mines. Hindi, pero kung Tekis ako, ito rin yung ayoko kong kalaban, yung Naga Siren. Dahil mamaya, yung mga magagawa mo bang mine na nilalagay sa mga hagdan-hagdan, or napaparami mong mines. Ang dali niyang ano eh, ma-counter lang. Send out lang ng illusions, so wala na. Nasasayang, kumbaga. Maganda to. I think maganda kung sakaling yayaman talaga yung Tekis. Parang fit yung Ags sa game na to. Sa 4 ni Epoy to, hindi ko alam kung ano yung ruta ng item na gustong gawin nito. Yung post 5 kasi automatic, gusto mo mag-assured eh. Pag 4 ata, parang minsan nakikita ko nag-item yung mga nag-radrams pa. Mm-hmm. May napanood pa ako one time na nag-bail din. Kumbaga dumagdag ng damage ba yung itong gyro. Parang dito naman, wala nga naman talaga yung mabubuhon maliban sa kanya eh, no? Ayun lang talaga. Parang ma-amplify mo na lang siguro yung damage. Parang kasi ano yun eh, parang old school na Vladimir's, kailangan lagi mong buuin. Mm-hmm. Diba? Kasi na-amplify mo naman lahat ng damage eh. May Tekis ka, may especially gyro captain ka pa. Ano mag-bail ka dyan? Sulit na sulit yan. Yung physical mo naman, hindi naman kulang. Ano yung Slaughter Lifestealer, pwedeng sagot na nila yun. Pwede na. Enough na yun. Crossy face, right click. Decent naman na. And now for the techies, Shane nakakita dito. Dive, body block, and snare, lightning bolt, arc lightning. Pinagsabay-sabay na and mamamatay dito yung techies. Nasobra siya ng posisyon doon. Kanina pa pala siya hinahabol ni Zeus and etong si Dark Willow, no? Mm-hmm. Yun lang. Yung mga ganitong moment na, okay, ang ganda ng start mo sa techies, pero kung mamapatay-patay ka ng kalaban mo, malaki-laking gold yung makukuha. Magmamahal na naman si Ori. Mag-ags ka na lang dito. Yung life... Kahit si Baratrum, nababadrip kaya dyan sa aganims ni Sniper kasi mas mabilis instant, yung makakasa. Halos instant eh, no? Makakansin mo ba yung charge? Yeah. Eh, kaso parang pamail siya. Ano, naisip babalance na naman yun. Parang hindi na siya nadala dun sa kanina niyang build. Sige. Baka manyuk-nyuk ka na naman ni... ano niyan? Si Zeus, no? Wala pa namang stats yung ano, Maelstrom. Oh, gets problem ko naman kung ba't siguro gusto niya mag-mail. Siguro dahil may Naga. Mm-hmm. Pero hindi ba enough naman na ata yung kakampi mo dun? Baka habol din niya siguro yung attack speed para at least pwede siya yung mag-deal dun sa egg. Diba? Eh, di ba kasi parang magiging tatlong partner sila niya kung sakasakali na lang. Yun lang, sobrang greedy. Kanina, pwede pa eh. Counter Lord. Oo.
Eh, ditong naging slaughter yung kakampi mo, enough pa ba yan? Coach pa ba na gawin mo talaga yung ganyang build? Pili ko utility na talaga para sa sniper. Ags build, phylactery. Laking bagay pa rin naman in terms of damage yung kada assassinate mo. Lalo na sa mga support, di ba? Yung antali mo bulihin yung support team. Ano yung sa mga support yan? Kasi pag inasahan ka nun, automatic kalahati yung buhay mo. Mm-hmm. Na ano ka pa ka mo, yung natatanga yung position mo. Kasi may ilang ka na eh. Once kasahan ka nun isang assassinate ng may kanda. Kanda Ags. Tsaka decent na follow-up dun nga sa ginagawa nilang infest bomb, di ba? Okay. Instead na right-click yung gawin mo. Pwede ka pa ma-out position, makita pa yung sniper. Kung gusto mo tumulong dun sa magiging target ng Stargar LS. Kapag talaga kinaga yan. Dami ko na napapanood na ganito eh. Kapag kalaban yung extreme, kukontrayin na kukontrayin sa gaji Ami. Mm-hmm. Yun yung gustong mangyari. So going for mech para sa Tekis, sustain lang naman yung habulin. Okay, magadagad ang D-word to para sa Tekis natin. And FY, ako po, makikita na yung XSS. Kaya pa pinaban. Ano yung bed lamp damage. And FY dito down to half HP. Thunder got dropped for the follow-up. Gunnerplay begins. Coming off from the Tekis. Unfortunately, doesn't have the mana to play with. Uy, narot pa siya. XSS still alive with the bulldoze activated. But nalaban pa nga. Damage being done to Dark Willow. But in the turn, two supports dead. And the Supernova will be destroyed eventually. But the Sniper will pay for his life. Three down sa side ng Azur Ray. Na-eagle pa pala sila din dado. Yung pinatay pa pala ni XSS. Mag-isa. Yung Tekis, walang mana eh. Di, parang na-late na rin siya nang pasok ng Blast Off. Mm. Ang sama din dahil nabangga ba siya? Napadikit siya dun sa may isang Bramble Maze eh, no? Parang yun yung dumamage din sa kanya ng masakit eh. Nagkaroon pa ng extra control. So, ngayon, medyo nakakahinga pa rin naman yung Extreme. Nakakabawi sila dun. Gusto na Extreme yun. Kumbaga, isipin mo, lumaban ka ng 4v5, pre-farm yung Naga Siren mo, yung kalaban ng Grima dun. Nakatay mo by time ang tawag dun, oh. Space created, kumbaga. Oo. Then yung sniper nakuha mo pa. So big deal na yun para sa Extreme. Pero bot lane charge over to Lu. Naka-smoke up naman dito yung Tekis. Unfortunately yung initiation for Fade Beyond. There we go. DY dito. Quick dive out. Connect. Too late nga lang para sa Blast Off. Medyo matagal din kasi. Di, sayang yan. Ayokong, ako pag slider ako, gusto ko before ako isama sa smoke, may tatlo na akong snap. Nung Bash of the Deep. Para pagka-dag ko, kahit i-hit ko lang, matatansya ko pa ng another stun, mas marami kang disable. No? May follow-up, di ba? Eh, sama nun eh. Kita mo, pagka-stun niya, auto-dive lang, naka-out. Hindi naman ganun yung blast off eh, na connected stun agad. Tsaka mabilis na rin kasi talaga yung stun duration ng Slytherin Crash. Hindi tulad dati, no? Yung usap pa yung support na Slardar. Eh, yung matagal-tagal pa yung Slytherin Crash. Ngayon, hindi na talaga. 1 second na lang talaga. And XS dito, getting start things off. The Bramble Maze. Wala na out position si Fade Beyond dun. I mean, kung meron ka man tatargeted, siguro yung Thieves. Spirit Breaker. Tapos anong follow-up nila dun? Wala. Wala ka na mga gawa. Kumbaga, piling ko na, nag-init na lang si Fade Beyond kasi nga nakatakas kanina si Phoenix tapos naghintay pa rin sila. Hindi ko alam kung gusto talaga nilang itulak yun. Tatlong hero lang sila nandun. Wala din si Sniper and mukhang hindi rin talaga makakatulong yung Gyrocopter sa kanila dun sa may bot lane na yun. So okay, nagiging Naga game na to. Yep. Nahangin na naman tayo guys. Hinangin na naman tayo. Pinaasa na naman si Omic. Ang ganda na naman ang early nila. Tumatalong na naman dito. Sige, hintayin na lang natin timing na ni Live Stealer. O, yan na yan. Yan. Pag pati yung tumalong pa, lista mo na sa AR. Pwede naman yan. At least, hindi naman yung nag-fall off agad yung Slardar, di ba? Mabaga yung blade. Mayaman naman siya. Mayaman naman siya sa totoo lang. Kumbaga, nag-fucked up lang yung timing niya, yung power spike niya. Pwede naman siguro sila dito mag-settle down lang muna, di ba? Huwag sila masyadong aggressive. Hindi, kung gusto mo talagang maging aggressive, magiging lima na kayo or apat. Kung mas marami kayo, yung every time go-go kayo, mamaminus one na yung kalaban. Tsaka make sure na infest bomb yung gagawin nyo, diba? Kaya naman yung hero nila eh, no? Hindi naman ata kulang to. Enough naman ata na pwede silang maging aggro, basta magkakasama. Huwag lang yung ganun. Pag dive mo, nasa Torek eh. Mm, yung Live Stealer, nasa Creep Wave. Anong follow-up dun? Ang weird dun. Buti nga, hindi pa ganun kayaman na Naga to eh. Oo. Kumbaga, feeling ko nahihirapan pa sa lane to si Ami. Maganda-ganda pa yung nangyari sa Azure Raven. So at least for Ami, halos same lang naman pagdating sa network na ikipagsabayan lang naman dito rin yung Live Stealer. Hindi naman nalalayo din yung Sniper. Yun yung kinagandahan dito for Azure Squad. Now, Extreme, sila naman yung mag-i-smoke up. Pero kita nila to si Ori, naka-charge na. Oo, oh, delikado dito. Nakuhuli yung dwarf dito. Alam mo na yan, ibe-bedlam yan. Bramble Maze, bedlam rap. Available, they have the Bramble Maze. Charge on its way. Pushing him back, Supernova in front of his face. Mamatay dito yung Sniper. They're trying to deal with the egg first, but the song was there for Ami. But it was too late. Lou with Rage activated, terrorized, connecting all the three. Boy, and TP out, pero XSS dito. Mahuhuli pa rin naman the Fade Beyond. They're gonna go shake you. Three dead, Extreme. Nakabawi yung Azur. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan dadamihan lang nila. Mm-hmm. Kumbaga, dali nila yung mga team fights dun sa, alam mong may mapapatay agad din si AR.
Nilantipi rin, di ba? Buti nga nandun si Life Stealer. Eh. Kumbaga, kung hindi niya nahihit yung itlog doon, naset up pa sila no, nung sleep. Banan laban pa yung extreme no. Hindi nag-TP out yung Naga sa akin. Kinabahan nga ako, kala ko okay eh. Ang ganda na eh. Set up na eh. Kasi buti nakapag-reach na yung Life Stealer. So Manta Style available na para sa Naga Siren. Nag-i-start na talaga na mag-dire-diretso na yung itemization dito. Kasi mabagal pa nga yan eh. Yung mga ganito, yung timing nga kasi ng Orchid Manta, dapat na mga 18 mabubunik. Yep, there goes the blast off. Assassinate for the follow-up. TY dito. Wala lang, tamang bully lang naman. And now for the tech is the main problem is wala siyang mana. Pero okay lang. Nandito naman yung teammates niya, ready to protect him. And yung sniper, tamang tier 1 mid lane. Nabasag naman na yung catapult. Tutuloy pa rin naman ata dito yung Azure. Eh, pre-hit ka naman eh. Kumbaga, safe na safe. May ilang dun sa may tao yan. Saka wala supernova, di ba? Yan yung kinagandaan dito. Kahit nga kamo yung Song of the Siren. Kumbaga, hindi ka nakabado niyan eh. Kailangan pasukin mo na lang yung mga to eh. So yung mag-iingat ngayon dito is Scream. And Nexus dito has been found. Has the Shadow Blade, but Velocities is available from Fate Beyond. The problem is, wala silang enough control para sa Spirit Breaker. Medyo makunat din. Binuhay din talaga siya nung second skin mo naman. Ang bilis ng movement speed pag inactivate mo yung bulldoze, yung initial movement speed na napoprovide. Yun nga lang, silo unti-unti nang napapalapit dun sa kanyang radiance din. Eto, yung maganda, di ba? Para sa Azure, Ori dito, na-charge na naman. Ako po, ikaw na naman yung magiging main target. Wala kang ma-hurricane pike na pwede mo sana maging answer, no? Kita-kita rin siya ni Ami dito, kung baga pwede siyang iset up ng maraming illusion, ha? Makakapag-react back in time, heroes for Azure. Multiple team is coming off, and Ori still alive. Finally has been bursted down. Did we have the song to disengage from it? Ami dito, they do found the real hero, and not the stun, the blast of the birds, enough to finish him off. Supernova, I think it might be successful this time around, but they've lost their safe lane. DY dives out, suddenly TP out. Do they have the control? I don't think so. Mabubuhay pa rin naman yung Phoenix. 1-for-1 trade so far. And in favor of Azure ata yun. Safe lane yung napatay nila? Okay lang. Kaso kasi parang napareact ata sila. Ang dami lang. Oo. Kumbaga, in gold change, lugi ka dun eh. Pero malaking bagay yung mas lowdown mo yung Naga Siren kahit papano. No? At is big deal naman yun. Siyempre si Sniper na ganito. Kanina pa natin nakikita na siya yung nagchuchok eh. Ang dali nga naman talaga ng execution sa kanya. I-click. Once makita siya, i-click mo yung charge. Ang dali ng setup na kill. Mm-hmm. Eh kung kakapalit mo naman lagi ata Naga all the time, why not? Pwede, di ba? Ma-outscale at ma-outscale yung Life Stealer yung Naga Siren kung ganun yung mangyayari. Lalo na at magkakaroon na nga ng regions yung Life Stealer dito. And yung last hit natin naging, ayun, network. At saka nakita natin, kumbaga, yung last pick SB na yan, alam mo na yung purpose eh, para kay Sniper talaga. Ang dali naman talagang lapitan yan once ma-charge mo, di ba? Para hindi kita. Kung sakaling merong hurricane pike, kung walang detection, di ba wala rin magagawa yung hurricane pike ko para makancel. Pero there goes Fade Beyond, who's trying to get the Watcher. Mukhang mamamatay pa nga siya. Umindot si Fade Beyond ng ate. Sabi, uy, Watcher, pwedeng kunin to. Kinuha. Ayun, nakuha siya ng extreme gaming. Ay, nabigla lang siguro rin ata siya. Masyadong masakit din yung damage ng Bedlam sa kanya. Kumapit eh. Di mo talaga pwedeng i-underestimate to. Pag sinawala mo yung Bedlam damage, ang sakit niya. Level 1 pa lang yun, ha? Di, lalo na sa mga gantong hero dyan, masarap yun eh, yung Bedlam. So may mga... Melee na didikit. Melee na, alam mo yun, may move speed. Mm-hmm. Kumbaga, ang daling micro hindi nung Bedlam. Alam mong may so, hit niya let... lahat. Pasok na pasok. Minamicroing kasi yun, hindi naman pwedeng pag kinasama yun. Tatama lahat nung Kailangan pinapest mo pa rin na maayos. Sinasabayan mo yung ikot nung ano eh. Nung, parang masakit. Parang fairish something. Andaya nga yan eh. So kahit ma-level 2 mo lang, dumadamage minsan yung Bedlam ng mga 800 to 700 taas, damage. Taas yan. Pwede pa ma-amplify minsan kasi nga magical damage siya. Naku, kaso parang nagiging power spike na bigla to ng extreme ah. Muuna yung Orchid ni Ami. Yeah, sila na ata dito yung gagalaw naman ngayon. Well, Regents available naman para kay Lu. Problem is, pag siya naunahan dito ng Orchid. Kaya pala ko Orchid. Di ba? Wala pa naman siyang pang dispel. Piling ko nandun naman yung burst potential eh. Like, ma-Orchid ka, Jesus ka, kakampi, so, may Spirit Breaker pa. Kung baga pwede hindi ka gumalaw. Mm-hmm. Wala pa naman silang pang save no, sa Azure. Pero sabi nga dito ng mga tao eh, hindi pa naman sumasama kasi si Zeus. Relax lang kay Zeus, di ba? Farm mode lang muna dito yung Zeus. And pwedeng same approach na yung gawin niya eh, di ba? Tulad nung kanina. Itong AR, maghihintay pa to eh. Lama, kumbaga, BKB, pinakailangan. Yun yung pinaka-safe na route, no? Magka-BKB pa siguro si Slardar. Mm-hmm. Kasi hindi ba nakakatakot? Parang habang tumatagal din, nagiging problema rin talaga itong si Nage. And again, yung Zeus, kanina nakita natin yung build-up niya, yung naka-Octa rin Refresher Aghanims, na pwedeng ma-one-hit mo nga naman yung Sniper, no? Baka dito nga, mas worse pa eh. Kasi pag sinurge ka, dali nang iset up nga naman nung ultimate ni Zeus.
Sobrang sobrang hirap. Kung ikaw yung sniper sa game na to, di ba? Alam mong vulnerable ka. Mapapaisip ka sa mga itemization mo. Ano ba yung kailangan ko dito? Ang dami mong kailangan item dyan. Magkailangan ko makasurvive. Sige, importante yung Lincoln's. Malaking bagay yung Lincoln's Sphere sa game na to. Lagi naman ata pag may Spirit Breaker, oh, maganda na ka-Lincoln's ka. Yung nga lang, di ba? Kailangan mo mabubuo yung Lincoln's kasi nga mag-BKB siya dito going from Mildred. Hindi, sir, mag-BKB na siya. Natuto na siya. Kumbaga nangyari na sa akin kanina to. Inuultihan lang ako, susula akong magawa. Alam ko na ang sagot. So, BKB para sa Sniper, yung magiging next item, then going for Mjolnir. So, baga, right click na lang siya dito. Ah, ito, mina-charge dito sa may baba. Si Tekis, yung unang mabibiktima ata ng Extreme. Kaso di naman dito tuloy. And this time, it's gonna be Azur making a smoke play. Kaya hindi ba sila kitang-kita doon? Piling ko nakita nung Crips yung Slardar doon ah. Umaga, no? Umaga pa naman, so di sure. Tapos nawala pa kamo sila. Kasi so kinansel bigla dito ni SB yung charge. Pero XSS dito, sumalubong ha. Pinaka-ideal na humarap. Ay, nakuha na Bramble Base. So Fate Bia dito, getting controlled heavily. But they have to invest to sustain him. Sunray on point. Look at the lining. Supernova activated para sa Phoenix with a song setup. Can they move? Look at the position ni Ori dito. Ori dito, he has enough attack speed. No! Kinapos ng isang right click. And it's time for them to turn this fight around. Mamamatay dito yung Tekis. The Ranger being down to Spirit Breaker in the turn. But Lou is out position. Has the Orchid on him. Mamamatay dito yung Lifestealer. Ori dito out position. Assassinate committed just to take out the support. And Lou mamamatay in the hands of XM. Ami dito working together with the Zeus. 5 dead para sa Azur squad. Kinapos ng isang right click. Tinangin na naman yung AR. Pinasa na naman tayo ata. And sayang yun ha, parang sobrang biglang naging MVP patuloy nung Supernova ni DY doon. Akala ko nga ilalapit niya pa doon eh, para maging apat talaga yung target eh. Hindi pa naman natin kita si Sniper before mag-start yung teamfight eh, no? Kaso pumutok yung itlog eh. Ultimo si Lifestealer na matay and masakit-sakit na trade-off na naman yun para sa side ng AR. Oo, eto na naman tayo. Nakakuha na naman ng momentum yung Extreme. 6K oh, na. Oo nga, no, nakadali fire gato si DY. What? Wait, ano ito? Ba't ang yaman ito? Diyos ko. So may Orchid dali fire na pala sila agad. Diyos ko. DY is doing it. Kapag yung in-expect natin, ang yaman ng Tekis, ang ganda ng start, pero si DY pala. Ang mayaman. Ang mayaman. Ang tunay mayaman. Na mayaman si DY. Tower, tsaka kanina, nakita na nga rin natin to. Kailangan nga talagang mas maging maganda yung execution or kung paano pumasok ng teamfight yung AR. Kung ganun yung mangyayari, yung tipong mag-choke yung invest bomb nila ng ganun. Grabe. Parang hindi ideal yun para sa kanila. Naunahan na naman sila. Eh, yun yung problema ng Azur, di ba? Lagi sila nauunahan ng Extreme. Nanginan pa ako. Ano bang hangin? Hanging utot ata yung nadali ko dun sa lamsa. Sa mga hangin pa pala. Oh, my. Hindi, maganda na yun. Nandun yung initiative eh. Nakita naman natin nandun yung initiative. Talagang ang pangit lang nga nung nangyari dahil nag-stand sa lupa si Back. Sabay na Bramble Maze pa sila. Wala pa rin nata kasi siyang BKB nun eh. Wala pa. Hindi ka pa nga naman makakalaban. Hindi ka nilang ba't sila nag-decide mag-fire ng smoke yung Bix. Pero ito, inaabot pa nga yung Tekis. And easy pick-up lang naman para sa side ng Extreme. Ang ganda ng words kasi rin yun eh. Ang bilis nga nila dun eh. Kita mo, pag kumbaga nung na-orchid agad, na-charge sabay yung Phoenix, nag-dive. Parang gusto pa siyang ano dun, inalipire. Kaya ng AR late game to. Lana, ito na yung heart ni Amei. Kumbaga kung ano man yung hirap ni Amei nung mga 15 minutes, biglang umaman dahil puro patalo sa teamfight yung ginagawa ng AR. Daging ganun. Parang game 1 lang yung nangyari dito for Azure. Well, 9K na yung kalamangan ng kalaban nila. Mahirap din kasi ito kalaban talaga yung Naga Siren eventually kapag nakukuha na yung mga second tower. Dahil mas madali nang mag-cut ng creep wave ba yung mga illusions mo. And kung hindi mo, kung magiging problema nila itong illusions dito, may pwede maipit lang sa mapa itong AR. Kasi yung ano eh, no? Parang sobrang safe mag-farm kumontest ng neutral. Kasi kahit illusion lang, okay lang eh. Kung kontest niyo yung jungle side nyo, ang dali lang para sa Naga Siren. Sige mo, parang si ano lang yan, counter nyo lang, yayaman kayo. Kina-counter mo! Oh, di ba? Pwede naman yun, decision nyo naman yun eh. Sinabi ko naman yung point ko, hindi ko na nga pinag-aralan tong AR eh. Hindi na nga ako tumingin ng, hindi na ako nag-data-data eh. Naniwala na lang ako dun sa bulong, pati sa hangin. Oo, yun na diba? Lang, diba? Nasa yun naman yun kung susunod ka o hindi. Ay, pero pre-Roshan para sa side ng Extreme. Call down, napakaganda, providing information. But the time to grab the shot, we'll reveal them as well. Chief dito, down to half HP. Delikado dito, yung Dark Willow. Can they kill him? Andan yung homing missile. Wala nga lang rocket barrage. Shinkyu still alive. And look at Fade Beyond, trying to push him up. Andan yung assassinate to take him out. Song
activated. Para kay Ami, wala pa rin at ang BKB dito yung starter, kaya hindi sila makahabol. Ami dito, might be too late! Yung ganyang pag-gas! Uy! Ay! Kinapos! Kinapos! Di sila mag-blink? Baka cooldown pa, kaka-blink sila dun kaya ni. Kay Dark Willow eh. Ang ganda sana nun na kung na-interrupt nila yun. Yung Twins Gate. Ewan ko, parang ang tagal din nila pumasok, no? Nagkita ko nga, nag-hesitate pa si Ami. Mm-hmm. Kung baga nung sinanray na ni Phoenix, doon na lang siya bumalik sa Roshan, eh. Nung na-calldown kasi sila, naglabasan sila, eh. Mm-hmm. Pero again, ha, na-secure naman na extreme yung Aegis. Baka ito naman na to, para sa side nila. Wala ka nga Aegis, nananalo ka ng teamfight, eh. Yung Aegis pa kaya. Oo, di ba? Mas mahirap na to. Kung Azuri Ray ka, paano ang gagawin mong solution? Kung mag-i-infest bomb ka, sino yung target? Gusto mo na maganda solution dyan. I-over muna ulit. Over muna lang. Ito na yun. Para mawilan tayo. Tatagal lang ulit. So, ito na. Proximity mines. The Zerap will be there. Excesses dito. Look at Nuke. Enough naman to bring down this pesky Spirit Breaker. And now for the tech is getting controlled. Dives in forward. XM dito. Needs to be careful. The Life Zero is on top of him. Couple of right legs. XM goes down. Two dead. Nakabawi yung Azuri dun. Dalapit kasi ni Sushi, ang tapang din eh. Oo, kala niya nasa kanya yung Aegis. Kumbaga kanina pa sila lumalaban ng kahit papano, lima rin sila. Ngayon napag-go naman sila ng tatlong hero lang. Wala rin si Naga Siren doon, kay Naga yung Aegis nila. Kumbaga ito yung pinakapang teamfight nilang hero sa ngayon. Mm-hmm. And kung magkakaganon pa ng mistake yung Extreme, parang isa't isa pa to, Poly. Sabi nga natin, kung late game naman, malakas tong Slardar, Lifestealer plus Sniper. Kaya to, pwede. Kumbaga, doable pa rin. Alam mo na eh, parang lumabang ka sa gera, lumabas yung tank eh, si Sus tumalon. Ganun yung nangyari. Oh. Ginagawa nila dito yung ginawa ng Azur after makakuha ng Aegis. Oh. Buti nga, hindi sinagay yun na wala Aegis na sa matay ka. Ayun ay nakatakot na part kasi si Ami dito, di ba? Alam niya eh, kailangan pa mag-farm, Bloodthorn available, eto na siguro yun. Nag-i-skill naman na siya eh. Kung bakit hindi ka naman natakot yung ganito yung item mo, gusto mo naman lumaban nito eh. Basta lima kayo. Oo, wag yung ano, pa isa-isa, dalawa-dalawa, mahirap yan. Nag-greedy ata sila since lumabas yung, na-charge kasi yung ano doon, no? Yung techies. Mm. Wala pa naman, tsaka wala pa palang bigay ba rin yung ano, na Spirit Breaker. So, medyo hirap. Inaasahan niya lang talaga bulldoze para makatakas. Boss Kimo, di ba tatabla ng selos pag nagka-BKB? Katalab yun, 40%. Wala na eh, ninerf yung BKB. Debuff na lang yan, debuff immunity na lang yan. Ano na lang, 40% Celos, ganun na lang mangyayari. Mm, 60%. 60% Celos ka, yun. Right. Tapos pasok ko dun sa Celos University. So, ano ito na. 28 minutes, Mjolnir. Okay, nagkaka-item yung Sniper. So, intensive attack speed, pa siya, diba? Tumutuloy pa, hindi mahabol pa eh. Mm-hmm. And siguro dito pwede natin sabihin ngang mahirap din mag-push as Extreme. Lalo na Naga Siren kayo. Unlike kanina nga na Lifestealer na pwede ka mag-rage. Rage, hit ka lang ng safe tower, lang, no? Diba? Hawak naman nila yung bola pa eh. Sa ngayon, lamang pa naman sila eh. Kaso kung hindi mo ata mapapatay itong Sniper, parang hirap mag-push. Mahirap talaga. Mas maganda na yung naging item ngayon ng Sniper. Naka-builder na rin. Kung magkano pa ito ng isa pang item, di ba? Si XM bumalik dun sa build niya. Na pag-ras to Octa rin, magre-refresher. So, alam na natin yung Sniper build up niyan. Oo, yung again, yung mag-aaga na yung sana mag-siguro yan. Tatargetin lang nito yung Sniper. Tapos yung Spirit Breaker pa na follow-up if ever. Kaya kailangan talaga dito ng linkage ng Sniper anytime soon. Ayun yung magiging next item. But now, over the tech piece, pop the grip. Ando yung Nether's Arc and the stun will be missed by the Yule Scepter from XSS. XSS dito still okay, dropping though. The Lifestealer is just way too strong. DY dives up, looking towards Ami instead, but a Supernova will be there setting things up. Could be successful controlling Lua. Abot ba yung impact? No, it won't. Pero andun yung snare. Pass the Manta Cell if needed. Para kay Lu, inaantay niya na yung Orchid dito or yung Bloodthorn. Ano mukhang business disengage lang to sa magkabilang side. Ay, actually, mag-re-initiate pa si Fate Beyond. Kaso okay, ka na, medyo malayo na. Isa na to eh. Pero naka-infest pa. Area naman ng ano yun eh, area naman ng AR yung pinasok mong yun. So, magat talaga kung may mamamatay sa inyo, okay na yan. Okay na to si Slar, si ano ata, si SB. Yan naman trabaho niyan eh, talagang maulat na una yung hero na yan eh. So, ano ba to? Ano ba to si SB? Di ba kalabaw to eh, no? Bull ata to eh. Oo, bull. Bull ba yan? Oh, di ba lang walang hayop yan? Sabi nila Space Cow. Space Cow? Ano yung sa Ninja Turtle, yung Space Cow? Ewa ko, eh. Yung ano nila dyan, di ba Space Cow? Ano ba yan? Ano bang klaseng hayop yan si ESB? Hanapin nyo nga sa internet. May ano eh. May ano ba siya? May sing-sing sa ilong, no? Ano to? Minotaur. Oo. Minotaur. Diba ganun yung kalabaw din yung mga Minotaur? Ox daw, ox. Ox daw. Oo, oh, yun. Ang dami nagsasabi dito, ox.
So ako po, ah, humihinga-hinga pa si AR dito. Nawala yung Aegis ng halos walang nangyayari. Yes. Poly, kumakapit pa ulit yung over natin dito. Oo, oo. Kumakapit pa yung AR natin. Hindi lang yung over. Like yung, tignan mo yung sniper, di ba? Satanic! Di ba Lincolns na lang? Sino? Si... Sniper? Si Satanic pa. Ay pa mag-Lincolns. Gusto pa magpa-charge. Ah, ayaw mo ko sa kanya. Satanic ba kailangan mo dito? Pero parang okay lang din. Kumbaga, like, once magka-satanic ka ata, di dadamage ka ng grabe ni Zeus. Pag satanic ka, babalik ka HP mo. Sayang yung damage ni Zeus. Baka yun. Kung hindi ka makapalo, sayang satanic mo. Nakabikibi na siya. Oh, so, okay, baka okay. At least ngayon mas okay. Siguro kung yung katulad ng build niya kanina, yun out tayo doon. Kung magsasatanic pa siya. Yun, wasak na talaga yun pagka ganun. Well, tignan natin kung sakaling magiging effective ba yung itemization. And with the 5 and smoke play para sa Azure, naka-TP out naman. Na-break pa yung smoke ni FY. Yun pa yung problem doon. So wala silang inabutan. Ikaw ba, Poly, ready ka na ba sa 60 minutes? Ngayon parang nakikita ako sa both lineup nila, pwedeng mangyari yun eh. Oo, patok yan, 60 minutes. Lalo na yung Roshan na ganun. Diba, nakuha yung Roshan pero wala namang masyadong epekto yung Aegis na yon. Ang hirap eh, para sa Naga Siren, di ba? Sa kanya kasi binigay yung Aegis. Wala ka naman natin mong pagbibigyan eh. Ibibigay mo ba kay HB yan? Hindi rin eh. Oo, yun nga eh. Parang hindi sila yung sobrang Aegis game. Pang high ground lang siguro na hindi pa naman parang ganun ka-comfy yung extreme. Mag-approach ng high ground. Nag-aantay pa ito ng next item kasi gusto nila magkaroon ng ano eh, panghuli sa sniper mamaya eh. Sabi dito, boss Kimo, laki ng ads ng AR. Pusuan muna, dagdag 1K, uubusin din naman nila aluyan mamaya. Parang double negative ko dun ha? Parang ipapatalo nga nila alo tapos uubusin ko pa. So parang patalo rin ako. Hindi na, okay na yun. Hangin na nga ako kanina eh. Okay na isa. Okay na isang hangin lang. Huwag mo nang tatluhin. Well, doon naman dito yung ano, Phoenix. Pa-Shiva's guard na. Alam mo na yan. Kapag gantong nag-skill siya ng matindi. And parang sa teamfight din naman, may impact siya eh, no? Ito yung kinagandaan ng Phoenix eh, no? Hindi mo nga lang napapansin, pero magsingyaman lang sila dito ni FY. Oo, oh, sumasabi naman siya. Pero yun nga, yung Phoenix, siya yung hero na hindi talaga totally humahanap ng item. So, sobrang flexible niya sa item kung ano lang talaga yung kailangan ng teammates niya, no? Oo. Hindi, kumbaga, sumabay naman kasi sa timing nga ng Orchid kanina, no? Mm-hmm. 20 minutes, ano to eh, 19 minutes ata naka-nalipire, no? After ng teamfight sa baba. Kahit anong i-item mo sa kanya, okay lang. Kasi yung pagdating sa team fight, skill lang talaga yung puhunan neto eh. They usually gusto mo dyan magka-ano, magka-refresher, ayan. Magka-hex, magka-shiba. Ngayon kung nga lang nakita itong approach na nullifier agad eh. Para saan ba yung nullifier niya? Iniisip ko eh, para sa 4 stuff lang ba? Kasi wala naman yung mga heroes na pag na ganun. May mga 4 stuff kasi sila and Yules, no? Baka siguro para talaga. Easy kill na. Mm-hmm. Easy kill nga naman. Oh, ito naman si Lu yung nag-linken. Okay. Baka enough na to. Baka enough na daw to. Sa Lifestealer, talagang kailangan mo rin ng Link yan at the end of the day kasi nga andun yung control ng Spirit Breaker. Hindi, pero mas gusto ko naging damage siya dito. Ayaw ko mag-Link yung Lifestealer. Pero ito ha, extreme yung gagawa ng smoke play. Nakaready naman dito sa high ground itong Azure, but look at the initiation, Exorcist with a big charge on 2-2! That was like Thunder Gunslot! Ah, sakit! Grabe, mabilisan lang 2 supports down sa side ng Azure Ray. Kumbaga nagpatong-patong yung damage, no? Yung charge, yung Sun Ray, yung burst ni Zeus, nandun lahat ng damage, yun mamamatay ka talaga kung support ka. Asan yung vision nila dun? Ano naman yung vision nila dun? Ba't kita sila sa high ground? Kuha nila yung Watcher. Watcher? Mm-hmm. Tsaka nila yung Watcher ay, no? So, may vision sila na extra. Oo. So, ano yun? Parang... napamali. Yung Azure Ray dun. Alam nilang may Watcher. Tinay ata nilang i-claim kasi wala. Ako po, si Ori dito. Ito yung delikado. Pero good thing, umabot pa rin naman sa Fade Beyond. With a quick stun, BKB activated for Ori. XSS dito needs to back off. They had the Supernova, but attack speed is way too much. Coming up from Azure, Egg is down, Ami joins the fight, they have the BKB still for the starter, invest in para sa Lifestealer, Fate Beyond dito, disengaging for now, magkakaroon ba tayo ng re-initiation, mabuhay na yung dalawang support sa side ng Azure squad, pwede to, maghahabol na nga, there goes Fate Beyond, looking in forward, looking towards XM, tapag Kevin to jump, onto the low ground, wala na mahahabol din si Fate Beyond, and Roshan ba, pwede, ay di. Wala siyang dagger, wala pang Roshan din. Oo, di po available. Hindi, pero okay to, para sa kanila, kita natin na, nabasag niya itlog kanina, ilang beses na nagiging successful talaga itong supernova na itong si DY. Ngayon, napigilan na. Dami kasi pumalo rin sa kanya. Yeah. Naka-BKB si Slardor, naka-reduce na yung Lifestealer. So, ano kayong bagay na nung ano, yung na-interrupt niya muna yung Nether Strike. Kasi hindi pa makakapag-pop ng BKB. Dapat, pero Exorcist again, getting targeted here. Eto na, lumalabas na yung damage. Alam na natin ito eh. Kanina naman, napanood din natin itong Lifestealer Slardar na combo na to. Tsaka mataas na yun eh. Level 3 na yung Corrosive Haze, di ba?
Meron na atang short din dito si Fate Beyond, feeling ko lang. Ay, pero nadagdagan pala ng butterfly din itong si Naga Siren. Napo-force niya pa mag-40. Uy, yung AR. AR dito. Anong gagawin mo? Antay ng Roshan o mag-defend sa gitna? Wala yung Spirit Breaker. Nandun naman yung Tekis ata. Pero kaya niya ba yan? Mahirap. Masyadong mahunat yung Naga Siren. Kahit di siya nag-eternal shroud, antas pa rin ng HP. Over-secured na, Boski mo. Kami naman, gusto lang namin kayong payamanin. Yung AR, YOLO lang talaga yun. YOLO lang talaga yun. Sabi nga, hindi na nga natin pinag-isipan yun. Kumbaga, nabulungan ka lang, nahanginan ka. Kaya tayo nag-AR. Ang maganda at siya. Ang pangit pumunta kasi sa extreme, ang baba. Kung mananalo ka na lang, lakihan mo na lang. Pumapalag naman kasi talaga yung AR. Nag-joke lang. Yun lang naman yun. Malinis na game lang. Ito na yung AR. Sinasabi natin dito. Aegis, makukuha na. Second Roshan to. Aegis plus cheese included. Okay, so mas malakas sila ng ilang minuto. And parang dito nga dumadating yung problema nung extreme na baka ang hirap na magsama-sama nung hero rin nila. Mas okay ata na mag-split nga itong Naga Siren. Try na makadamage-damage ng konti. Maguluhan yung AR ng saglit, diba? Mga ganun pwede nilang ma-take advantage dito eh. Pero yung Lifestealer on its way na para sa MKB. Ayun na yung magiging counter, diba? Pampasok ng damage, no? Mm-hmm. Bonus damage na rin. Then, of course, yung True Strike na mapoprovide. Naka-butterfly na kasi ito. Talagang parang mapipilitan ka na rin natin talaga mag-MKB. So, tamang fit na ginagawa nila dito, diba? Rat Dota lang para sa side ng extreme. Alam nila, yung strength ng Azure, medyo mahirap labanan sila ngayon. Ito, pag naka-MKB pa siguro, okay na. Okay Sniper? Na yung oo. Kasi lugi naman sila kanina pa eh. Kumbaga, nung nakuha nila yung Aegis na yan, kahit pa paano ba, buy time yan, no? Imagine mo kung si Extreme yung may Aegis, siguro si Naga Siren kumakatok na ng third tower. Eh ngayon, nakikita natin dahil sila yung may Aegis, nag-try lang na illusion-illusion yung sinesend sa mga third tower. So, and let's see, kung go-go pa ito, nakasmoke sila eh. Medyo weird, wala yung Lifestealer dito. Depende, hindi daw siya mag-invest. Baka mag-invest lang yan. Actually, hindi nga. Palayo yung Slardar sa Lifestealer. I-handle niya daw yung mga illusion ata na papunta sa mid. Pwede, mag-send out ng illusion Manta Style. Doable din naman yun. Pero mukhang wala rin naman naabot dito yung Azure Ray. Nakakaiwas yung extreme. Alam nila yung talagang ruta. Yung ruta ba? Ng AR dito. Ang galing mag-read ng extreme talaga. Ito yung kinagandahan sa team. Wala rin naman ibang objective. Ito yung kalamangan ng Naga Siren kapag late game. Kasi since magsisend out, kailangan magsisend out ng ilo kung walang nagde-depend doon. Alam mo na agad. So, at least two lanes, na namamax mo pa naman na hanggang two lanes, di ba pwede mo ma-pressure as Naga Siren. So kung nakapush out yung two lanes, wala nag-react, automatic. Nandun sa ibang lane or naghahanap sa jungle. Ang mahalaga nag-over tayo dito, yun na lang. Oo. Dahil pala doon tayo bumumamba ng 5K, no? Pero wala na sila pang-bet sa finals. Eto na nga, inaabot na nga dito with initiation. Exodus dito with defensive fuels. Nether strike control over the Fate Beyond. Fate Beyond dito doesn't have the Lifestealer with him. Eh, yun yung problem. There is no damage para sa side ng Azure Ray. But they wanted to keep on going. Ame with a song. Use TP out. Nagana ba? Actually, ayaw niya mag-TP dito. Ame, itatakbo lang. Assassinate was there. And forced up, keeping him safe. Another re-initiation for Fate Beyond. Wala nga lang inabutan. And now doesn't have the BKB for the starter. They had the terrorize for the egg. The control! Fate Beyond, he got bursted down. Now Lu looking towards the egg. Does he have enough attacks with Fortis? But he's getting destroyed by the Naga Siren Illusions. Takes him out. Aegis down. Second time para sa Lifestealer. They manage to force the buyback para sa starter. But this engage on extreme. Ang ganda na nakuha nila dun. Humabol na naman kasi sila. Parang nagiging hobby na ni Kuya Fate Beyond yung pagdadabog. Ano ba yun? Parang ayaw nilang gawin yung infest. Oo nga eh. Hindi, wala pa. Kasi kakagamit lang nila dito sa may gitna eh. Ang problema, napatalon si Fate Beyond mag-isa. Hindi pwedeng slaughter lang eh. Kailangan. Huwag mo nga kasi nga habulin kung hindi ka rin sasagutin. Oo. Sayang ang effort, kumbaga. Ay, nako po. Eto na naman tayo sa Azure, mga bossing. Extreme, nakahanap sure na naman ang opening. Sure na sure. Sabi ka nila, sure na sure. Sure na sata to. Ay. Ay, Diyos ko. Magkaka-opening pa. Kumapatay mo yung starter, okay, diba? Hindi tinuloy ni Lifestealer yung MKB agad. Ano ginawa niya? Hindi ko alam kung tinanggal niya yung Radiance. Nagka-nullifier eh. Oh. Pwede mo kasi i-disassemble okay. Yun, di ba? Oo, disassemble. Nullifier yung pinalit. Pero okay ba na wala ng Radiance yung Lifestealer? Hindi natatawa lang kasi ako. Kumbaga, parang hindi naman kailangan gawin lagi nung AR. Humahabol ba? Kumbaga, ilang beses natin nakikita pag nag-misstep yung Stannis Ladder. Yun yung pinaka-initiation nila eh. Mm-hmm. Wala ka namang ibang asahan eh. Wala nga eh. Kaya hindi ko lang ba't sila gumagaw na minsan wala yung LS sa so, kumbaga, kapag ka gumawa ka na ng galaw, kailangan mas maging sure na yung ganong galaw.
diba? Sa ganitong kalit na game, diba? Parang kung magmi-misstep na magmi-misstep yung initiation nila ganyan. Sino asa mo si Tegis, bubulasod ba 'yan? Diba? Wala ka. Sigaw mo gagawin nung helicopter lang 'yan eh. Mag-heals lang 'yan, 'di ba? Ito yung ano, yung support na. Aba ito, mag-hex na si FI. Ay, maganda 'yan, maganda 'yan. Magkakaroon sila ng ay, minapit na sila, si Lu. Uy. Big kill. Si Phoenix nakakuha. Down. So, walang buyback yung Phoenix dito, ah. Dinisassemble na. Ayun, nakita na natin. Sure na tayo sa Azure. Nag-Mjolnir? Naka-Mjolnir din yung Lifestealer? Ito ba yung dinagdag niyang item? Hindi ko napansin. Pa-check nga direct. Nag-Mjolnir yung Lifestealer? Seryosa ba? Oo nga, naka-Mjolnir siya eh. Item check na tayo direct para maliwanagan tayo. Ayun oh. Ayun nga. So, hindi naman nalipayer. Ganun yung nangyari. Hindi siya, okay, feeling ko, inisip niya na siguro, hindi na kailangan ng MKB, naka-Mjolnir siya, andun yung true strike ko sakali nang buplock yung Chain Lightning. Oo. Pero yung sniper, kailangan mo talaga ng BKB. Lagi ko yung magde-defend talaga sa base. Dagdag pang handle ba? Sa illusion din, kung diba? Sakasakali. Mas decent kasi yun, compared sa Lifestealer. Tignan natin kung magiging effective. Attack-wise, andun naman, di ba? Kasi naghahanap ka pa rin dito ng way to deal with Egg. So yung Lifestealer sniper hindi man laging all the time maasama yung life yung sniper kasi nga andun yung at least Bill Baker, diba? Ka, naka-rage ka. Oo, di ba? Sip na sip. Pwede na, pwede ya. Pero yung Zeus dito, andun na sa root, going for E-Blade. Ito yung wala kanina. Hindi siya nag-E-Blade. Okay. So baka kasi hindi na rin siya nag-ano, tawag dito, ayaw niya na talaga maging damage type na ano, nadagdagan na ng EB, kainin mo nga lang naman yung agad yung may slot ka pa. Oo. Pero yun nga, at least magiging effective lalo yung nullifier ng Lifestealer dahil at magkaka-E-Blade yung Zeus, di ba? Pero kasi kinakabahan pa rin ako yung sniper, parang mamaya pag na-charge talaga yun, tapos bumombay na naman yung repre. Teka lang, tutok mo na dito sa Slavdog. Ito yung mag-aanap ng initiation now. He got caught. No, actually, the two halos on the side of Extreme ang inaabot dito. Rage activated. They're looking towards the egg. Level 3, Supernova, hindi enough para kay Lu. And the stun kicks in. Lu got pressed down, 90 seconds. No buyback gyro cover. You're gonna be next here. They have the catching the Tekis. Tekis dito. Mamamatay din naman sa side ng Azure Ray. Okay, dito. Hindi tayo makakita ng 60 minutes game. Ganda na naman ang initiation nila. Dalawa lang sila ulit doon. Akala nila nagbibiro pa si DY. Eh, tunay pala yung Naga Siren na na-stun nila doon. Hindi pala siya fake. Ayun lang. Lumabas eh. Charge, again, may nakita ba? Cameraman, ano bang nilignan natin dito? Para third tower na ako, naman ng Extreme. Hindi naman mahirap pumasag kung patay tatlong kalaban dito, Polly. Oh, bakit ka matatakot, diba? Sniper, wala, may MKB siya, yes, given. Pero two heroes lang to sa Azure, pwede niyong dive into kung sakaling ma-out position si Ori. Mukha nga makaka-pre-rax dito bigla. Wala pang buyback si Lu ng 300 gold pa kulang. Diyos ko, napalabas nga kayo doon, eh, napasama yun. Dalawang set of racks, I think makukuha ng Extreme. Meron pa sa ng tier 2 top tower, kaya safe pa naman yung Mega Grip dito. Di ba masisecure agad? Ito lang, at least something good. Malakas sila mag-defend pa rin. Oo, yan. Kaya kahit sabihin natin naraksan yan, pwedeng tumagal pa yung game. Medyo masakit lang talaga sa puso na nabasagan sila ng, alam mo yun, sobrang dali. Dahil nag-mistep na naman kayo ng matindi. Isa pa naman yun sa pwede nyo matake advantage, yung high ground defense nyo. No? Tapos wala, ganun lang. Dalawang lane, wala na. Walang kahirap-hirap ka mo para kay Naga Siren. Alam mo na nga yun, napush na kayo ng lane tapos may Naga Siren pa yung kalaban. Mas dadami talaga yung pressure nyo. Mas madali. And ultimo, itong si SB, dumadami na rin talaga yung kanyang item dito, Polly. Yep. Wind Waker na lang, ata ko lang yan. Happy na yan, ah. Para na rin siyang slaughter. Ganun. Yung napaprovide niyang control. Tapos ang hirap kabulin, di ba? Sabay, bigla pa nga. Tuloy-tuloy na yung item nila. Naka-BOT ito na rin itong Sinaga Siren. Talagang hindi na mahirap yung initiation nila once mag-charge. Charge, diba? Tapos BOT. Mag-BOT ka doon. May rat ka naman. Meron pa rin yung boost cloud. Ay, ay, ay. Kumbaga kompleto. Pasok. Pasok dito yung sniper. Lalo na wala siyang link and spear. Diba? May damage naman siya. Oo, nandun. Kaso, nakompleto na ba ulit sila? Hindi pa sila naka-5v5 ba? Wala. Yung last na 5v5 nila, yung humahabol si Slaughter na nag-joke nga yung stun. Ang okpa na naging teamfight nila doon. Ito, nakita pa nga dito yung Tekis. Fule si Balboni. Sinunog na lang ng Phoenix. Basic Sun replay. And now Roshan, third Roshan, Aghanim's Blessing included. Paske mo, sarap. Teka, kanina bibigay yun. Magkaka-Aghanim's for your SB, libre. Ganon. Piling ko sa Naga Siren. Lalo na may Lifestealer kasi. O, Lifestealer, diba? Pag mag-reach, pwede mo pa rin mind snare. Para malin, kahit kanino yan, maganda yan. Oo, hindi naman siya yung sobrang
importante na sa side ng Extreme. Pero si libre kasi. OP yan eh. OP rin kasi yung Aghanim siya. Oo, maganda rin. Kay Spirit Breaker. Masa-charge mo na rin yung Life Stealer kahit naka-reach. So, pili ko sa SB naman ibibigay ito. Yung Aghanim's Blessing. Pwede rin. Yaman naman ako si Ninage. Eventually, yayaman at yayaman naman niya. Kahit na naman niya bumili ng Aghanim's Blessing. Ano? Ismo, coming from Extreme. Baka eto. Malilikuran pa nila to. Kitang-kita. Nako ako po. Delikado nga dito. Or dito, he needs to back off. Night time. So, ando naman yung vision advantage for the sniper. Kaso nga lang, di siya pwede man laban. So, gumagawa na sila ng area. Ang problema, kulang na naman sila. And up na nga dito, Poli, yung Roshan. Parang didiretso na lang ng Extreme yun. Okay na. Si Life Stealer nagka-BOT to din. Hindi na talaga nag-save ng buyback dito si Lu. Galit na. Isa't isa na. Galit na. Ito na yun. Hindi, kailangan niya natang gawin to dahil automatic, dapat may magde-depth ng base para makalabas pa yung apat niyang kakampi. And kung magkaka-teamfight sa malayo, pwede siyang tumipi. So, hindi na kailangan ng infest play. Ando naman yung BOT dito yun para sa Life Stealer. Hindi lang instant sayang. Kasi. Yun yung sayang. Paano pa yan? Yun na nga yung concept ng line of play. Yung infest play na yan eh. Pwede niyong magagawa yun. Di ba? Parang makapatay ba kayo pag Stanislardar i-hit si sniper yung ba yun? Ang hirap. May matidelay pa rin yan eh kahit isang segundo eh, di ba? Instead na infest play yung gagawin nyo, mas instant naman yun, nalalabas agad yung Life Stealer. So ito na with Aegis, Jace, Aghanim's Blessing, I think yung Slardar nga yung pinagbigyan. And 34k na yung kalamangan ng Extreme dito. Ito na sila para sa top lane. Ayun na nga, sabi nga natin na Waker na rin. Kay SB nga binigay, no? Nagka-Aghanim siya eh. Ito kung kinahit na rin yung Aghanim, di ba? May E-Blade na rin. Lahat na ng damage na sa kanila na. Kompleto ang item ng tatlong core for Extreme. Paano ang gagawin dito ng Azure para lang kahit mapatagal man lang yung game, di ba? Kasi ito, hindi pa yung tayo dun sa ano eh, manalo agad sila. Di dapat talaga may ma-burst sila kung maga, once may ma-hex, may once umispan. Oo po, sila may naunaan dito, Gyrocopter, Devin! Wala pang buyback si FY. It's a 4v5 situation with an Aegis and Cheese na na-hex si Ori. But it won't be a problem. Medyo malayo pa rin naman yung positioning for the sniper. Charging forward against Lu. Leech not helping out. Ando pa rin yung control. Disengage lang muna for the live stream. Invest in. Over to the Dekis. Sa Dekis siya nag-invest. Interesting choice para kay Lu. Kaya mag-invest out na nga siya dito ngayon. And yung tower dito slowly getting destroyed by the side of Extreme. Now the set of racks, the last set of racks standing on the side of Azure Ray. Can they hold this? Life Stealer in front, popping his rage. Yung Aegis ha, kay... Ay, ito ka po, ito na. Kay Darth Vader na pala to start things off, plus the Nimbus. Double Nimbus coming up from the Zeus. Takes out Lu, doesn't have any buyer, but game should be over. Fit Beyond pops the cheese, but the song has been activated. Coming up from the Naga Siren, controlling them. Over to the backline, and Snare against Fit Beyond. BKB activated, but still damage piercing through. Down to half HP, same goes with the Tekis. Tech is down, 3 dead, no buyback for the side of Azure Ray, and GG has been called. Game is over. Extreme. Hindi na nila 2-0 tayo. Alam mo na to, yung Dota ng Extreme, kumbaga, never silang nanalo ng teamfight dito sa may... Ah, itong AR pala, hindi nanalo ng teamfight sa may Extreme. Nakita naman natin eh, kumbaga, dito sa game na to, maganda na naman yung early nila. Parang nung nagka-timing pa sila lalong mas napasama, yun, nabuo yung Radiance, nabuo yung BKB Dagger ni Slardar, doon nag-start yung choke eh. Kaya, pero, paano yun? Paano yung pagkagano? Kung baga, teamfight ka natatalo, execution-wise ba? Ayaw mo nang manalo sa teamfight talaga? Hindi din gumana yung kanilang gusto na Slardar LS eh. Kung baga, wala masyadong impact dito sa game. Yun nga eh. Ang daming beses na lang trinay eh. Hindi, kasi nga nag-choke sila. Kung baga, like, tama, mag-invest ka kay Slardar, tapos pagkalabog, wala naman tinatamaan. Kumbaga, laging sila pa rin yung nauunahan eh. Mm-hmm. And kahit yung MVP moments dito, si DY din, nakita natin yung effectiveness nga nung Supernova niya, lagi namang nagagamit nung early game ba. Nung bandang mid game, nung mga 30 minutes, okay, namamatay-matay na siya, pero nandun na yun, nabuy time na kayo. Kumbaga, nangyari na lahat nung gustong mangyari kay Naga Siren, kay SB, kay Sus, pasok eh. AR pa, morgue mo. Sabi siya, kontrain mo yung hangin eh. Mali pala yung hangin eh. Oh, ayun, bawi naman tayo. Over naman yan eh. Oh, ang malaga, hindi tayo talo. Ang malaga, hindi tayo talo. Bumabawi naman tayo. Hindi na tayo manalo. Tinray lang natin. Tinray lang. Sumubok lang, mga kaibigan. Kasi sobrang baba din ang ads sa, ano, eh. No. Sa Extreme. Parang hindi worth it, no? Kung pupustahan ang maganda naman yung lineup nila eh. Kung ako makita ko yung kunyari, yung dalawang lineup nila yan, nakita ako before ako pumusta, mag-i-air ako dun. No, parang mas madaling execute yung lineup. Mas madali talaga. Siguro kung hindi mo alam yung team na naglalaro, AR ka dun. SB, tinalo kayo, SB Jones. Pero yun nga mga kaibigan, inabot dito yung Azure and laglag na sila
they will secure the third place dito sa atin nga pong tournament, and Extreme Gaming ang abante to face mainit mamaya yung Falcons. Oh, yeah. Para daw mainit. Maganda yung grand finals natin. Trash talkan yan. The revenge match. Yung trash talkan, mas mainit pa ata sa laban, mga kaibigan. So, eto, masamang hangin nga daw ata, mga kaibigan. Pag kayo hinahangin kayo, huwag niyong sundan huwag agad. Huwag na kayo makinig. Huwag kayo makinig agad. Tama yun. Hangin tama din. Yung pakinggan nyo. Minsan talaga mag-analyze na lang kayo ng gameplay. Yeah. At least may natutunan kayo. Oh. Tumingin ka na ng data ba? Oh. Pero pwede naman kung tingin yung wala lang. Relax lang naman ito eh. Hindi naman tumawala. Diba? May bawi naman. So, nasa sa inyo na yun, mga kaibigan. Lagi namin paalala, bet responsibly. So, ito, check natin. Yun ngang ating player of the game. Galing ko, DIY ito. XXX. Baka idol ng GA yung ano, Spirit Breaker. The Spirit Breaker. Tinaka lang yung nagchochok dyan. 6616. Hindi, mahirap talaga laro yun. Lalo na kapag ka parang nilabas nyo lang ulit. Ang tagal lang nawala talaga yung Spirit Breaker offlane din eh. No? Mm-hmm. And feeling ko naman nagawa naman yung role niya. Okay, no? Yung mga una, diba? Talagang, ikaw talaga yung mamamatay dyan. Kailangan dumire-diretso ka para mag-work ba yung Zeus, yung Phoenix. Mas effective nga siya compared sa Slada na mas madali sana yung, ano, yung approach sa game. Eh. Yung initiation. Oo. Ayun na nga, mga kaibigan. So, syempre, that is it. That's just the lower bracket finals. Meron pa tayong isa mamaya. So, makakasama ko naman doon si Jay, Owa, and Jules. Yeah. Mm-hmm. Magkaka-jumble-jumble yon. Basta, sama na lang kayo doon. Again, kami nakasama nyo. JB, Kimo, and Polly. Magpapahinga muna kami mga kaibigan pero magbabalik tayo for the grand finals of Elite League. Paalam. Nanalo ako sa sports at esports betting. So, next bet? Oo naman, meron lahat. Meron lahat? Merong bonus! Manalo matalo. Sama-sama tayo. Sabi ko sa'yo, alis tayo. Eh, ano pong iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus. Dedicated mobile app and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet. Refresh ka muna. Mga sir, nagbabalik na nga ulit yung WXC Points. Gusto mo bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo. Marami-rami ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan sa Kuya Nick.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. For us, we are more than just gamers. We are